Kasi, gawa tayo ng gawa ng kasalanan nyo eh. Yung mga pagkakataon, nakala natin, tamang ginagawa natin, yung pala ano po, kasalanan na. Mali na pala. No? Ang sabi pa dito ay ganito po. 10. O 11. Gayun din naman kayo, ibilang ninyo'y kayo'y, ibilang ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit buhay kay Kristo Jesus. So, makikita po natin dito, lumiliit, no? Yung pwersa ni kasalanan, o nakasalanan, nang tayo pumasok ngayon sa pakikipagrelasyon sa ating Panginoong Jesus Kristo. Lumiliit. Kasi mamaya, makipapakita po natin yan eh. No? Subaybayin nyo lang yung ating paksa. Yung hibo, yung kapangyarihan niya ng kasalanan, yung kautusan ng kasalanan, ano po, lumiliit ang pwersa nito. Ah, kapag tayo ang ipagrelasyon sa ating Panginoong Jesus Kristo, tingnan po ninyo, may mga pagkakataon sa buhay natin. Pag hindi tayo nakasama, nagigilip tayo. Di po ba? Pero noong wala tayo dito sa paglilingkod, kahit hindi tayo magsimba, meron pang kurot. Nagigilip ba tayo? Wala lang. Ngayon, nagigilty tayo. Hindi ako nakasamba. Napakababaw ng dahilan ko, pero hindi ako nakasamba. Kasi bakit po? Lumiliit. Yung pwersa ng kasalanan, lumiliit. Ibig sabihin, naaapekto ang kanalino po ng pakikipagrelasyon mo kay Kristo. Nakita po natin ang ating buhay noon, karelasyon natin si Satanas. Sa pamamagitan ng pakikinig na salita ng Panginoon Diyos, naging karelasyon natin ang ating Panginoong Jesus Kristo. Dumaan nga tayo eh. Wala namang ginawa si Kristo na ano po. Wala tayong gagawin na hindi ginawa ni Kristo. No? Nabuhay siya, nabuhay tayo. Namatay siya, namatay tayo. Nabuhay siya magulit, nabuhay tayo magulit. Di ba? So, tuloyan po natin. Ang sabi ko dito sa 11, kayo hindi naman kayo, ibilang ninyong kayo'y mga patay na sa kasalanan, ngunit mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. So, lumiliit yung pwersa ng kasalanan. Huwag nang maghari ang kasalanan sa inyong katawan, may kamatayan upang kayo magsisunod sa kanyang mga pita. Okay. Para lubos nating maunawaan, itong kasalanan po na ito, ituring natin siyang isang ano po. Hindi kasi natin nakikita yung pwersa nitong si kasalanan eh. No? Ituring natin siyang isang persona. Itong si kasalanan, para makita po natin yung pwersa nito. Itong kasalanan po na ito, no? Hindi ko ang inyong idea na ito. Idea ito niya, ating kapatid na si Kuya Bot. Itong kasalanan na ito, ituring natin isang persona, lagyan natin ito ng si. Ni. At kay. Tuwin natin, kasi hindi natin nakikita kung anong epekto nito sa atin eh. Pero pagka binasa po natin ito, ang sabi dito sa 11, gayon din naman kayo, ibilang ninyong kayo'y mga patay na, o kayo'y mga tunay na mga patay, na, saan po? Kay! Kasalanan. Nakita po natin. Doon pa lang, mapalitan natin, nakita natin yung influensya. No? Ituloy natin isang persona. Ulitin ko po, sa 11. Ngayon din naman kayo ibilang ninyo kayo mga tunay na patay na kay kasalanan, ngunit mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Huwag kang maghari si ano po? Kasalanan. Huwag kang maghari si kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang kayo magsisunod sa kanyang mga pita. Okay. So makikita natin dito, ginawa natin panandalian itong isang persona si kasalanan, yun yung ating karelasyon dati. Isang persona na umiipekto sa ating buhay. Kaya kahit ano ipagawa ni kasalanan sa atin, sinusunod natin. Napupuwag po natin. Di ba yan?
Buulan eh. Magkasumpat, baka magkasipunta. Ha? Oh, may payong ka na. Matmaputik makla. Ako, traffic pag umuulan. Ha? Sa maraming dahilan. Kasi bakit? Hindi, naapektuhan ko eh. Hindi kasalanan. Ang gusto niya kasi simula noon, kaya nga naging magsiksa doon sa halaman na ng Eden eh. Kasi simula pa noon hanggang ngayon, isa lang ang motivo niya. No? Ano po iyon? Sambahin siya ng tao, no? At hindi sambahin ang Diyos. Ganun lang po ang motivo niya eh. Tuloy po natin. Ha? Ang sayo pa dito ay ganito po. Huwag ang mag-ari ang kasalanan o sinasalanan sa inyong katawan may kamatayan upang kayo magsisunod sa kanyang mga pita. No? Kung bubuksan natin sandali yung Roma chapter 12 verse 2, ang sabi dito ay ganito po. Roma chapter 12 verse 2, ang sabi dito ay ganito. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Nakita po natin? Ha? Ulitin ko po. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba. Ayan.